Kumusta mga kapatid? Amen. Sa buong linggo na ating buhay, na ating dinanas. Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. At muli, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makarating sa panumbahan, sa kanyang bahay. And I believe, lahat po tayo, hallelujah, ay nakaranas ng presensya ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, magbukas po tayo. Samahan niyo po ako magbukas sa Isaiah 56 verse 2. Sabi ko kay Lord, ano po ba Lord, ang mensahe mo para sa amin ngayong gabi nito? Kaya nakalinig po ako ng boses at sabi niya, Isaiah 56 verse 2. Ang sabi nito, mga kapatid, meron na po ba tayo? Amen. Nawain ang mga Bible po tayo upang mas lalo po natin maunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Mamedicate po natin upang kahit matapos man ang service na ito, magrema sa ating mga puso ang nais ng Panginoon para sa ating lahat. Sabi po sa Isaiah 56 verse 2, mapalad ang taong nagsasagawa nito, siya ay tumatalima sa tuntuning ito at iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Amen. So lahat po tayo, di ba, nagtatrabaho, nais natin magkaroon ng day off. Actually, gusto nga natin 6 days off, 1 by 1. Amen po ba? Pero binigyan tayo talaga ng Lord na ganitong kapahingangan upang maranasan natin ang kanyang presensya. Amen. Ang purpose ng tao talaga is talagang sa araw ng pamamahinga ay igalang natin. Amen. Sapagkat ang araw na ito, mga kapatid, ay sagrado para sa Panginoon. Hindi lang po ito basta araw na simpleng araw, pero ito po yung pinaka-special ng araw para sa Panginoon. Ito po ay holy, sacred. Kaya po dapat meron po tayong ginagawa ng hallelujah na pag-ready. Amen. Magkaroon tayo ng ma-aim natin yung presensya ng Panginoon ay bumaba sa ating mga puso. Amen. Kaya mga kapatid, napakapalad natin kung bakit pinili natin ang araw na ito. Kaysa mapunta tayo sa mga inuman, kaysa tayo magpunta ng mall, mas pinili natin, hallelujah, ang araw na ito para sa Panginoon. At ito po talaga yung purpose ng buhay natin. Hallelujah, na igalang natin ang ating Panginoon. Bigyan natin ng parangal, bigyan natin ng pagpasalamat ang mga ginawa niya sa ating buhay. Sa araw ng ating pagkatrabaho, tayo iniligtas. Sa pagdadrive, sa pagbibiyahin natin sa araw-araw, iningatan tayo ng 7 na araw, kaya marapat natin siyang pasalamatan. Amen. Maraming salamat sa mga buhay natin sapagkat ito talaga yung inilaan ng Diyos para sa atin. Sabi dito, mapalad ang taong nagsasagawa nito. Siya ay tumatalima sa tuntunin ito. Ginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Amen. Kapag nandito tayo sa church, 100% talaga, hindi tayo makakagawa ng masama. Maliban na lang yung ating pag-iisip. Amen. Kaya dapat mga kapatid, ito po yung nais ng Panginoon. Hallelujah, na magkaroon tayo ng kapahingahan. Iyalay natin yung ating sarili sa Kanya bilang isang handog na buhay sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ito sa ating palangat. Sa Genesis chapter 1 to 31, basahin po natin yung creation ni Lord. Hallelujah, napakaganda ng pinurate ng Panginoon para sa atin.
Napaka-organized. Kaya sabi sa Genesis 1-31, chapter 1-31, nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman ng, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabo ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos ang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niya ang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pamamagitan ang kalawak sa magkaroon ng kalawakang maghati ang tubig upang ito'y magkahiwalay. Nang mangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan at lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig na sa silo ng langit upang lumitaw ang lupa at nangyari nga ito. Tinawag niya ang lupa ang tuyong bahagi ng dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos magkaroon sa lupa ng lahat ng uri at tumutubong halaman, nagkabinhi at mga punong namumunga at nangyari nga ito. Tumubunga sa lupa gayon ang mga halaman, nasiyahan ng ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang sa mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig at ngayon nga ay nangyari. At tinikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw at ang araw upang magbigay ng liwanag at maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikharin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito kung magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung ano, kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos ang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-apat na araw. Sinabi ng Diyos magkaroon ng tubig at maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at ang bagay na nabubuhay sa tubig. Gayun din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos ang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng mga bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan ng daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At kaya nga ang nangyari, ginagawa niyang lahat ito at nasiyahan siyang nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ay sa ating larawan, ay sa ating wangis at sila nga ay mamamahala sa mga isda at sa mga ibon ng himpapawid. At sa lahat ng hayop, maging maamo at mailap o malaki o maliit, nilalangan ng Diyos ang tao ay sa kanyang larawan. Nilalangan ng Diyos ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin
ninyo ang inyong mga anak na buong daigdig, sa buong daigdig kayo nga ang magmamahalan ay binibigay ko. Kayo nga ang binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, tubig, sa mga ibon at ipapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uli ng halaman, nagkakabingi at mga at bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At mga, ito nga ang nangyari, ipinagbasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang mga iyon. At ang ika-anim na araw, chapter 2, nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw at siya'y napahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga. Matapos likhain ang lahat, ganito ang pagkakalikha sa langit at sa lupa. Uliin natin ang salita ng Panginoon. Pagkikita po natin ang sobrang dakila ng Panginoon. Amen. Diba sa mga anak natin, kapag naka-achieve siya ng maganda, binibigyan natin ng parangal. Amen. So, ang nais ng Panginoon, bigyan din natin ng parangal yung ginawa niya para sa buhay natin. Amen. Nagkaroon siya ng kapahingahan. Kaya po mga kapatid, yung ating mga day off is biblical po talaga yan. Nabigyan tayo ng kapahingahan sa loob ng anim na araw na dapat po tayo sa pagpito ay tayo ay magkaroon ng kapahingahan at ibigay natin ito sa Panginoon. Kasi mga kapatid, ang kapahingahan na tinutukoy dito ay spiritual na pamamahinga, hindi po katulad ng pahinga na hihilata ka lang sa bahay. Amen po. Kaya po sabi dito sa Exodus 28:11, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. Amen. So itong Sabbath day na ginagawa natin ito ay talagang napaka-holy para sa ating Panginoon. Kaya dapat natin igalang ang araw ng panambahan ito. Amen. Hindi ko nagkaroon tayo ng dalawang day off is dinidesign tayo para mag-part-time. Amen. Ibigay natin sa Panginoon ang nabinibigay niyang araw. Sabi nito, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. You have 6 days each week for your ordinary week, ordinary work. But the seventh day is a Sabbath day or rest dedicated to the Lord your God on that day. No one in your household may do any work. This is includes you, your sons and daughters, your male and female servants, your livestock, and foreigners living among. 11. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and everything in them. But on the seventh day, he rested. That is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. When God revealed the Ten Commandments to the Israelites and the Mount Sinai, they were commanded to remember the Sabbath and keep it holy by not doing any work and allowing the whole household to cease from work. And this was in recognition of God's act and creation and the special status that God had, sabi ka nun, compared, yung pinagkaloob, on the seventh day during the creation week. Sabbath meaning Shabbat from the Hebrews is a day set aside for rest and worship according to the book of Exodus. The Sabbath is a day of rest on the seventh day commandments by God to be kept as a holiday of rest as a God rested from creation. What is the purpose of the Sabbath? Amen. Is to give certain day of the week on which to direct our thoughts and action toward God. It is not a day
merely to rest from work, it is a sacred day to be spent in worship and reverence. So hindi po sinasabi na ang day natin, yung Sabbath day na tinatawag, ay magiging kasiyahan natin na katulad ng kamunduhan. It's not like a red horse day. Amen. In Friday, tapos na ang araw, magre-red horse na, at the Sabbath day o sa linggo ng araw, hindi na makapag-church. So, totoo po yan, mga kapatid, na nangyayari yan. Kaya kadalasan, may natinigan ko, mas maganda to yung schedule na yon. Kaya kahit may hangover, makakatulog pa. After 3 o'clock, pwede na makapag-church. Pero hindi po ganun. Amen. Sabi nga, keep Sabbath as a holy, holy day. Amen. Palakpakan po natin si Lord. So mga kapatid, itong araw na ito na itinakda ng Diyos para sa atin is napaka-holy. Amen. Nabangon po tayo ng buong linggo. Nagkaroon tayo ng mga problema, nagkaroon tayo ng stress, nagkaroon tayo ng stumble, nagkaroon tayo ng maraming struggle sa buhay, but ang gusto ng Panginoon sa araw ng pamamahinga, ipahinga natin ang ating sarili sa yung ating pag-iisip sa kanyang presensya. Amen. Kung ikaw ay napagod, hindi red horse ang katapat, hindi pagpapati o pagpupuyat, gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng kapahingahan sapagkat ito ang nais ng Diyos, yung ma-desire natin na makausap natin siya. Amen. Sabi nito, is to give a certain day of the week of the weeks. Sabi nga nun, is to direct our thoughts and action toward God. It is not a day merely to rest from work. It is a sacred day to be spent in worship and reverence. Amen. So ito po yung nais ng Diyos na makausap natin siya, magkaroon tayo ng oras para sa kanya. It's a family day with the presence of the Lord. Amen. Sabi po sa Romans 11, chapter 11, verse 11 to 12. Nag-agilag po ang aking salamin. Ito naman ang tanong ko ngayon. Sasabihin natin, bakit hindi naman tayo Israelita, no? Bakit kailangan din natin sumunod sa mga taga-Israelita? Pero my friend, my dear brethren, hallelujah, simula nung tinagap natin ang ating Panginoon bilang Diyos tagapagligtas ng ating buhay, naging Israelita na po tayo, spiritual. Amen. Kaya kung isipin natin, bakit sinasabi na para pang Israelita lang ito? Pero tayo, dati lang tayong kita, ngayon, Israelita na tayo, spiritual. Amen. Napakapalad po natin dahil mga kapatid, noong araw talaga, ang kaligtasan ay binigay lang ng Diyos para sa mga taga-Israelita. Ngunit maraming hindi sumunod sa Panginoon, kaya po tayo ay binalingan ng Panginoon para mapasama. Sabi po sa 11, chapter 11 ng Roma, chapter 11, verse 11 to 12. Ito naman ang tanong ko, ngayon ang pagkatisod ba nila yung, ay upang sila'y tuluyan ng magbuwan. Hinding-hindi, sa halip dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang maingit ang mga Israelita. Tayo po ay mga hintil sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanliputan at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, ganun pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel. So palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kasama po tayo mga kapatid na kailangan natin igalak ang Sabbath day.
dahil ito po ay napaka-holy sa Panginoon. Sa Matthew 5:17 verse 20, nakakasunod po ba kayo? Na dapat po natin igalang, hallelujah, ang Sabbath day para sa ating Panginoon. Matthew 5:17 verse 20. Huwag ninyong akalain na palito ako upang walang bisa ang kautosan. At ang mga propeta na palito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon upang tupalin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ang isang tuldok o kundit man ng kautosan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Ito po yung sinasabi ni Jesus. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan na nagtuturo sa mga tao ay tupalin iyon upang maging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. So dapat po mga kapatid, ang lahat ng ating nababasa, ang lahat ng ating mga naririnig, dapat po talaga ay gawin natin ito bilang pagsunod. Hallelujah. Huwag tayong kumali sa mga pariseyo noong araw na hanggang tsuri lang po sila pero hindi nila ginagawa. Hindi nila inuunawa. Amen. Hindi nila naunawaan ang ibig na kanilang natutunan o inaaral. Pero ang sabi ng Panginoon, hallelujah, na hindi niya babaguhin ang lahat ng kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moses hanggang sa matapos ang lahat. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Romans 12 verse 1-2, therefore, ay sabi po muna sa Isaiah 29 verse 13, may sasabihin nga sa Isaiah 29 verse 13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso at yun lamang sa utos ng tao ang kinulang paglilingkod. Sabi sa English, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart are far away from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Hallelujah. Nagpunta po tayo dito, kasama po ba natin ang ating mga puso. Amen. Amen. Kasi napakahirap na lang dito tayo, nakaupo tayo sa bahay ng ating Panginoon, pero yung isip natin at puso natin nasa labas. Amen. Ang nais ng Panginoon itong araw nito ay magkaroon tayo ng espiritual na kapahingahan. Ang nais ng Panginoon sa araw nito
ay magkaroon tayo ng pagbibig sa Kanya, magkaroon tayo ng personal na conversation sa Kanya. Amen. Kaya po mga kapatid, kapag nandito tayo sa loob ng tahanan ng Panginoon, kailangan i-focus natin. Italaga natin yung araw na ito ay para sa Panginoon, hindi para sa ating mga kaibigan sa labas, hindi para sa mga alalahanin natin, mga problema natin. Ibigay natin ito lahat para sa Panginoon. Ito po yung dahilan kung bakit tinipon tayo ng Panginoon sa gawain ito upang magkaroon tayo ng kapahingahan. I-honor natin siya bilang Panginoon natin na tagapaglikha. Ito yung purpose ng tao kung bakit kailangan po natin igalang ang ating Panginoon. Kung bakit nandito tayo, kailangan sa Kanya lang natin utuon ang ating pag-iisip. Ang sabi nga ni Pastor, natawag ng araw, huwag mong isipin yung ulam mong iniwan sa lamesa. Hindi kakain ng pusa yun. Huwag mong isipin yung pinagplansya mo. Amen. Sapagkat, hallelujah, sa araw nito, wala po tayong ibang iisipin. Tatlong oras lang ang inihingi ng Panginoon. Ituon natin ang ating pag-iisip. Ibigay natin ang lahat. Umiyak tayo sa Kanya. Hallelujah. Makipag-usap tayo sa Kanya habang tayo nag-worship. Ituon natin. Huwag tayong makialam sa ating katabing bagkos. Personal tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen. Napakahirap matapos ang servisyon ito na wala na isa sa puso natin. Hindi natin naramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Ang song leader at ang preacher ay tinainalin lang po tayo niyan, inilalapit lang po natin ang puso. Pero individual po tayo lumalapit at nakipagliig sa ating Panginoon. Amen. I have a testimony po mga kapatid, since 12 years na mag-stay ko rito, bilang naging Kristiyano po ako, nang maranasan ko, hallelujah, ang presensya ng Panginoon, talagang inintris ko po na ako ay magpang graveyard. Sa trabaho po namin talagang, sa coffee shop talagang mahirap kuhanin ang Sabbath day. So ginawa ko, graveyard po yan for 10 years. Hallelujah. Kasi naranasan ko ang presensya ng Panginoon. At doon ko po nakita yung sinasabing araw ng kapahingahan. Galing po ako ng trabaho, I'm not boasting myself, but I glorify the name of the Lord na kumikilos sa aking buhay. Wala po akong tulog, mga kapatid, everyday ng Sabat. Maliligo lang ako, pahinga lang ako, maligo, magpransya, diretso na ako. But, hallelujah, doon ko naranasan yung strength na binibigay ng Diyos para sa akin. Eh, may nakagawa ko sa loob ng 10 taon, buhat ng aking naging Kristiyano. Hallelujah, ay binigay niya ako ng kalakasan. Bakit po ako lumakas? Dahil sa ginawa ng Diyos, nag-usap ako sa Panginoon, na-restore niya yung aking pamilya for 6 years kong ginagawa. Amen. At sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na ma-restore yung aking pamilya. Habang aking nag-worship, ganyan po ang sinasabi ko kay Lord, nakikipag-usap po ako. Hindi lang basta talaga tayo kailangan tumayo o gumanyan na parang tuod, kailangan po natin makipag-usap sa Panginoon. And then sabi ko, Lord, kung talagang gagamitin mo ako, Lord, hallelujah, i-restore po ang aking pamilya, ang aking asawa para magkaroon kami ng peace. Ma-restore yung pagsasama namin. At after 6 years, mga kapatid, bago ko ma-ordain ang pastor, na-restore ang asawa ko, ang aming relasyon. So ang pag-iingat po ng Panginoon ay tulad ng ganun po, na-restore. Nakilala ko din ang Panginoon, nagkaroon din ako ng divine encounter na nakita ko siya through worship. Hallelujah! Kaya po ako naging born again instantly dahil nakita ko ang Panginoon na nila lumapit sa akin. Hallelujah! At niyakap niya ako. So, yun po yung isang kalakasan na nakukuha ko sa Panginoon kung bakit hindi ko hinahayaan na makalitaan ang araw ng panambahan. Dahil ito po talaga ay napaka-holy talaga. Hallelujah! May ginagawa ang Diyos sa buhay natin sa tuwing tayo nakikipag-usap. Ito po yung araw, ito po yung day na araw na nakikipag-liig natin sa Panginoon. Nagpakasyon po ako mga kapatid, isa pang experience to.
At medyo pag nanggaling ka ng bakasyon, parang nalalamig ka pagbalik sa gawain. Oh. Nagbakasyon ako, then nag-worship ako kay Lord. Pinakita sa akin ang Lord yung baby na nakalagay sa crate. Sabi ko, Lord, sino po yung batang niya? Parang mamamatay na, mananingitin. Then, sabi ng Lord sa akin, sino po yan? Sabi niya, alam mo, ikaw yan. Ginawa ko, nag-pray in the spirit ako, nakita ko, I declare, I speak life to this baby. Sabi ko, sa paglaki niya, gagamitin mo siya, lalakad siya, ayon sa iyong kalooban. Ganon. Tapos nakita ko po, unti-unting nagbago yung kulay ng bata. Sa pamamagitan po ng pag-worship, talagang may binibigay ang Diyos sa mensahe para sa atin. Kaya wag lang po tayong mag-stand ng parang tuon. Ito po yung isang pinaka-divine intervention na mararanasan natin ng Panginoon kapag dinesire natin siya na makatagpo sa araw ng panambahan. At alam niyo po, doon ko nakita yung mensahe ng Panginoon at ang nais ng Diyos sa buhay ko na gawin ko na magpakainit ako sa gawain. So meron pa ba akong dahilan para tumalikod sa Panginoon? Wala na po, kahit wala akong tulong. At the same time, kinabukasan, meron pa kaming Bible study. Pero talagang nakikita ko yung strength ng Lord. Kaya kita niyo, parang mahirap po talaga ang walang tulog. Mahipang ka lang ng hangin para ka lang inaantok. Pero talagang nag-i-stand ako. Dahil naranasan ko yung presensya ng Panginoon. Dahil naranasan ko na makausap ko siya, na marinig ko ang boses niya. Kaya po, doon ko dinidepend ang kalakasan ko sa Panginoon. Imagine 10 years. Hindi po ito sa pagmamayabang. Sa mga luma dito, kilala nila ako kung paano na gumigising ako. Kaya sabi nila, hallelujah, na lagi akong tulog. Pero gising po yung diwa ko dahil ginigising ako ng Panginoon. So napakahirap po, no, kung talagang hindi natin dinidesign na maramdaman ang presensya ng Panginoon, talagang hatakin tayo ng mundong ito ng ating pagtulong ng ating katawan. Amen. So mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 29:13, dapat kung nandito tayo, nasa puso natin ng Panginoon, kasama natin yung puso natin na nandito at isipan natin. Huwag tayong mag-focus sa mga problema kung nandito tayo. Amen. Ibigay natin ito sa Panginoon. Makaranas naman tayo ng tunay na kapahingahan. Amen. Ang tao kapag maraming problema, mas pinipiling pumunta sa mundo. Amen. Mag-uminom ng Red Horse, magpakapuyat, magpakasagad, hanggang sa loob na magkaroon ng hangover. Hindi natapos ang problema, magkos na dagdagan pa. Pero alam mo, paano kung mamatay tayo bukas o ngayon? Amen. Mas masarap po mga kapatid na kinakausap natin at kinakausap tayo ng Panginoon para makita natin na tunay na nga ba na nagmamanifest ang banal na Espiritu sa aking buhay. Kaya sa mga nabaptized mga kapatid, ini-encourage ko kayo na ang banal na Espiritu ay nasa sa inyo na. Amen. Kausapin niyo siya, naghihintay siya. Gusto niyang ipakita ang mga wonder at mga bagay na hindi natin nakikita. Yan po yung purpose kung bakit kailangan natin mabaptize upang pumasok ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya marami tayong mararamdaman o mararanasan ng kanyang mga gift. Amen. Tuloy po tayo sa Romans 12:1-2. Sabi dito ni Pablo, therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen. Paano ba natin ino-offer ang ating sarili sa ating Panginoon? Amen. Kailangan ba natin uminom ng gabi tapos kinabukasan mag-worship tayo? Tama ba ang pag-offer niya sa Panginoon? Amen. Tama ba na mag-worship tayo kung nakatayo lang tayo na gano'n o wala tayong ginagawa? Amen. Tama po ba yung wala mo na tayo kagana-gana pumunta ng church pero napipilitan lang tayo kung bakit tayo napunta? Hindi po gano'n yung offer. Kailangan naka-prepare po tayo. Malayo pa lang tayo, sabik na tayo
na umattend ang gawain at dinidesire natin na makakamit natin ang ating Panginoon, hindi si pastor at hindi si pastora, hindi yung mga elder o yung mga kapatid natin sa church. Bagkos si Lord ang dapat maging priority kung bakit pupunta tayo dito sa church. Amen. Kaya mga kapatid, talagang ialay natin yung buhay natin na umusap si Pablo sa mga taga-Romans. Therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Pati po yung ano, yung di ba, haharap tayo sa presidente o sa ating mag-i-interview, halimbawa tayo, di ba, isusunod na natin yung pinakamagarang damit natin. Nagpapagupit tayo, nag-aayon tayo, yung para magkaroon tayo ng good looking. Amen? So dapat pagdating sa Panginoon, dapat bilang offer natin sa sarili natin yung pinaka-the best. Yung pinaka-the best sa buhay natin, yung iaalay natin sa Panginoon. Isipin natin ang last day na natin dito. Isipin natin ang ating Panginoon ay nakaupo dito sa harapan at tayo ay nagpe-perform sa Kanya upang ma-please niya tayo. Amen. Hindi lang tayo pupunta dito para attendance lang. Hindi po natin mararanasan kung ano yung sense na sinasabi ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon upang hallelujah ay buong buhay, ay buong puso natin maramdaman o maranasan ang Kanyang presensya. Amen. Kailangan lagi tayong matutulog tayo sa preparation po is napaka importante po yan bilang offer natin sa ating sarili, no? Hallelujah! Ang pananapag prepare ang ating mga damit na isusuot na dapat ay kadisente-disente o galang-galang ang ating mga damit na isusuot. Amen! Kumbaga sa mga babae, dapat talaga hindi makikita yung hugog ng katawan, hindi makikita ang dibdib, hindi makikita, amen, na baka o bagkus yung disente pong damit talaga. Hallelujah! Kasi ino-offer mo yung body mo kay Jesus, ino-offer mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Para tayo, sabi na lang, yung maging maayos. Amen! Iwasan din natin mumuya-muya dyan abang tayo nag-worship sa Panginoon. Amen! Iwasan din natin na nagte-text. Amen! Iwasan din natin ang mga cellphone natin. Hallelujah! Kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, pagkos, kaya nga mga kapatid, ini-encourage ko sa inyo na magdala tayo ng Biblia para yung cellphone, iset aside muna natin upang makapokus tayo. Amen. Tama po ba? Amen. Dapat mga kapatid, i-ready natin yung puso natin ay wala tayong ibang gagawin o dinidesire para maalun po natin ang presensya ng ating Panginoon. Kasi sayang naman yung pamasahe natin. Kung pupunta lang tayo, upo lang tayo para matulog. Amen. Dapat talaga alert tayo. Alam niyo po, nakikita namin dito kung sino natutulog, kung ano yung mga ginagawa ninyo dyan sa harapan. Kung busy ka ba sa pakikipag-usap mo sa katabi mo, nakinig muna tayo sa sinasabi ng Panginoon. Dapat i-alero natin. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kasaganang hapag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. Nakikiusap si Pablo sa inyo na iyalay ninyo ang inyong sarili bilang isang andog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung pinaka-best offering natin sa Panginoon, ibigay natin, hallelujah, na dapat huwag tayo makaranas ng inaantok, tulog-tulog paglabas natin, wala. Amen. Dapat hindi tayo nahuhuli. Sensya na kayo, nahuli kami ngayon. Pero nakaabot pa kami sa praise and worship. Kasi dapat yun yung maunahan natin, yung praise and worship talaga. Doon kasi natin mararanasan ang pag-uusap ng ating Panginoon sa atin. Kasi kapag nahuli ka, may tendency ka pa mag-discourage pa. Masunggo mo yung katabi mo na nalumuluha na doon. Pero nasunggo mo na wala pa yung pangalim na. Amen. Sinasabi ng banal na Espiritu, lumuhod ka. Huwag kang mahiya sa katabi mo. Amen. Huwag mong isipin ang katabi mo kapag ikaw ay nasa loob ng church. Huwag mo muna tayo mag-chatting-chatting. Hallelujah. Mag-focus po tayo. Upang maranasan natin
yung presensya ng Panginoon. Pilitin po natin mga kapatid sa pag-worship kay Lord, yung makausap natin, makaniig natin ang Panginoon. Hallelujah, individual tayong lumapit sa Panginoon upang maranasan natin, hindi masayang yung araw na pagpapagal natin sa Panginoon. Huwag natin isipin yung part-time, ako may part-time ako dyan. 200 man yun, sabi niya gano'n. Pero huwag isipin mo, makikita mo sa buhay mo, part-time ka ng part-time, may nangyayari. Magaling pati, napagod ka. Pero dito sa ano ng Panginoon, magkakaroon ka talaga ng kapahingahan. Hallelujah. Amen. Dapat po mga kapatid, ipakita natin talaga sa Panginoon kung gaano tayo kasinsin sa Kanya. Amen. So nabanggit po, binigay ng Diyos ang lahat-lahat sa atin bago tayo likhain ng Diyos. Para magdapat siya papurihan at pasalamatan sa ginawa niyang kabutihan para sa atin. Ito yung purpose natin mga tao. Hallelujah, na papurihan at pasalamatan natin ang Diyos na lumikha sa atin. Hallelujah. Kaya sabi sa verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will, it is pleasing and perfect will. Alam ko sa mga katulad nating mga Kristiyano, malaking battle din niya kapag tayo nakasalubuha, nakasama natin sa plot ang mga kaibigan natin, mga hindi Kristiyano. Kaya nga sabi ng Bible, do not joke to unbeliever. Magsama-sama tayo mga Kristiyano kasi pagdating ng Sabado, alam na natin ang nangyayari. Nagkakainuman, nagkakaroon ng kasiyahan, at hindi tayo kung minsan makatanggi, kaya hindi na tayo napapainom na rin tayo. Amen. Kaya dahil nakainom tayo, hindi na tayo makakapunta sa panambahan, sa ninakaw na ng kalaban. Kaya sabi ng Lord, huwag kayong makiayo sa takbo ng mundong ito. Amen. Bilang mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon, ipamulat din natin sa ating mga anak na ang Sabbath day ay nalagapag natin gawing hallelujah banal para sa Panginoon, na dapat lahat ng buong pamilya ay makasama natin sa araw ng pamamahinga. Amen. Ako po mga kapatid, hindi ko pinagmamayabang ang sarili ko, pero talagang nakikipaglaban ako. Nakikipag ano po ako sa aking mga manager upang ako ay magkaroon ng araw para sa Sabbath day. Kung meron po mga ano, talagang nangungusap ako. Pinagpe-pray ko. Kanina po, yung kasamaan ko hindi nakarating. Sabi ko, mukhang delikado ngayon ah. Mukhang ako pa naman ang mag-pray ngayon, pero hindi pumasok yung kasamaan ko. Ginawa ko, pray ako ng pray. Bake ako ng bake ng donut. Nagbigay ako ng maraming backup sa kanila para hindi ako pigilan umuwi. Pero by the grace of God, alam niyo po, tumatawag pa na sa cellphone yung driver namin, hindi sinasagot ang manager ko. Pero buti, hindi naanan ako. Pero pray ako ng pray, Lord, sabi ko, kailangan ko po makarating ng church ngayon. Hindi ako po pwedeng hadlangan ng kalaban para mag-stay duty ako ngayon. Ginawa ko talaga, nag-bake ako ng nag-bake, pull back up, naglinis ako ng naglinis, sabi ko, boss, tapos na ako, uwi na ako. Okay, go. So, ganun po, kinabahan talaga ako, pero when I pray, wisdom, para hindi ako pigilan. Amen. Alam niyo po, gaano lang ba kasimple ang buhay natin kung sa Diyos natin iaalay yung bibigay. Amen. Nagbibigay nga tayo, napapakapulit nga tayo sa mga walang katuturang bagay, nagbibigay nga tayo ng oras sa mga bagay na walang kapakipakinabang, pero dapat mas bigay natin, i-offer natin sa Panginoon yung the best. Para masabi talagang ino-over natin ang ating sarili sa Kanya. Amen. Sapagkat siya lamang po mga kapatid, hallelujah, ang nagbibigay ng kalakasan at buhay sa atin. Lalo na pag naunawaan natin ang buhay, kung bakit tayo nabubuhay ng ganito. Hallelujah. Tandaan mo mga kapatid, ano?
Iyan natin sa ating sarili. Kung tinatawag kang pumunta ng church, how much more pumunta ka pa ng langit. Amen. Kung iniisip mo, kung gusto mong pumunta ng langit, dapat puro makalangit ang ginagawa natin. Tama po ba? Gusto natin makapunta ng langit, puro mga makademonyo naman ang ginagawa natin. Parang hindi iba yung buhay kayo, di ba po ba? Tama po ba? Dapat kung gusto mong pumunta ng langit, makalangit yung isipin natin at gagawin natin. Amen? Palakpakan po natin sa mga. Kapag gusto mong pumunta ng langit, pumunta ka sa gawain ng Lord. Para magpalakas ka, para maunawaan mo yung nais ng Diyos sa buhay mo. Napakalaking tulong po mga kapatid yung Bible study. Kaya nga, nabibless ako sa mga men's talagang, hallelujah, talagang ibinigay nila yung buhay nila sa Panginoon. Nagpag-baptize sila at talagang hindi nababawasan yung ma-attend ng Bible study sa men's. Ayan yung mga hindi po nakaka-attend, ini-invite ko po kayo na magsama-sama po tayo. Yung iba, malapit lang sa paythouse, yung iba makakapong na gano'n. Malaking kalakasan po kasi mga kapatid. Yung iba't iba, o bago-bagong mga mukha yung nakikita. Amen. Hindi po nalulupay-pay. Kalakasan po ng bawat isa. Ang makita ka, sabi nga, masaya magkaisa sa sama-sama. Hallelujah. Sa Psalms 133 ba yun? Kaya mga kapatid, ugaliin natin ano, na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito kasi ang takbo ng mundong ito walang ginagawa kung hindi, hallelujah, ang kasarapan para sa sarili. Hallelujah, ang kasaganaan para sa kanyang sarili. Mag-glorify ang kanyang sarili. Walang panahon sa Panginoon. Hallelujah, kaya ubos biyaya kapag dating ng panahon. Hallelujah, nangangapa. Inupo sa chicks, inupo sa beer house, inupo sa kung saan saan. At ngayon, nagkasakit. Amen. Kaya nakakahiya kung misa sa Panginoon. Sinisira mo yung katawan mo. Inom ka ng inom, sigarilyo ka ng sigarilyo. Puyat ka ng puyat. Tapos pag nagkasakit ka, sasabihin mo, pagsubok lang ito. Hello? Kaya kung i-open mo yung sarili mo para sa Panginoon, iiwasan mo, alagaan mo yung sarili mo para magkaroon ka ng mahabang buhay. Amen. Kung binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, mahalin mo, huwag kang reklamo na reklamo. Pagputihan mo. Amen. Ang lahat ng bagay na pinagkalog sa atin ng Panginoon, dapat pangalagaan natin unang-una yung ating buong buhay. Gusto mo makagain ng respeto, ayusin mo sarili mo. Ayusin mo pala na may po para hindi ka mabastos. Amen. Amen. Sa mga lalaki dyan na may mga hikaw, Kristiyano na, alisin mo na yung hikaw mo dyan. Para makita na ikaw talaga ay tunay na Kristiyano. Para makita talaga na magkaroon ng magandang hallelujah upang maging magandang pamarisan, halimbawa. Hallelujah. Kung ikaw ay naging Christian na may tattoo na, huwag mo nang dagdagan yung tattoo mo. Dahil tinanggal na, pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Kumbaga, tinanggap na tayo ng Panginoon bilang tayo, kaya dapat ibigay na natin yung the best. I-offer natin talaga yung ating sarili para sa Kanya. Na wala tayong ibang gagawin kundi ang naisin na makapanayam natin ang ating Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Lumayo na tayo sa mga daang palikuli ko. Katulad ko po, matanda na ako. Ano ba yung hinahangad ko sa buhay ko? Ang hinahangad ko sa buhay ko, yung makita ko na lang yung aking mga anak ay nasa maayos na kalagayan. Pero yung mag-iinom po ako ng ibang ambisyon sa buhay ko, yung magkaroon pa ako ng iba-ibang ano, hindi ko po na dinidesign yun. Kaya kung tayo, katulad ko, matanda na ako, hallelujah, ibibigay ko na yan sa Panginoon, ang buhay ko. I-offer ko na ito sa Panginoon at hihiling ko, Lord, nagpapagamit na ako sa'yo. Yung huling natitirang buhay ko sa'yo, ibibigay ko na lang sa'yo para for sure na makasama mo ako sa iyong kaharian. Hallelujah.
Hindi po gawang biro, mga kapatid. Hallelujah, ang pangungusap ng Panginoon para po tayo ay makasama niya sa napakagandang plano niya sa buhay natin, mga magkakapatid. Kaya kung gawin natin ang mga bagay na nararapat para sa Panginoon, kung ikaw ay isang mga awit, dapat gawin mo yung pinakadabes. Hallelujah, kung ikaw ay isang manlugtog, dapat nakikita sa iyo yung joy. Hindi yung joy po sa na, kung pabos, ang pabos na kami. Dapat humingiti ka din. Palakpakan mo natin sila. Malakasin maangot pa din. Dapat bilang offer natin yung ating sarili sa ating Panginoon, dapat makikita yung joy na ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Hindi para kay Klas. Bagay, mga matatanda lang dito, wala lang ngayon para mga mata. Di ba? Sa Pilipinas kasi, di ba? Kung pupunta lang ang mga mapamata ito dahil nandun si Crush. Pero mga kapatid, ganun po yung nais sa Panginoon. Kung meron kang talent, ipagamit mo. Kung hayaan, ikalawangin. Amen. Kung meron kang tinatago, sabi ka ni Kuya kanya, kung meron kang sinisikretong talent dyan, inyumas mo na. Dahil pag namatay ka, hindi mo na magagamit dyan. Amen. Makita talaga lahat ng mga talagang kailangan natin gawin. Ipakita natin, ibigay natin sa Panginoon. Huwag natin tipimin. Hallelujah. Nakakabless si Kuya Randy talagang lahat ng nanis niya. Tinuturo niya po. Hallelujah. Sa mga musisya, talagang mga kapatid, ibigay natin yung pinaka-the-best. Amen. Ialay natin sa Panginoon kung anuman yung mga talento na pinagalog sa atin. Amen. Balik po tayo sa verse 2. Do not conform. Hallelujah. To the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Yung renewing po talaga ng pag-iisip talaga ang napakainam po nito. Hallelujah. Kasi talaga yung evil thoughts ay naging pumapasok sa ating isipan. But if you renew your mind, mare-restore ka po. Amen. Kaya kung lagi tayo makakapakinig ng salita ng Panginoon, mas lalong marirenew yung ating buhay. Mas lalong marirenew ang ating pag-iisip. Pero kung pupunta ka sa mga walwalan, mas lalong marirenew yung iyong kabunduhan. Amen. At mas lalong ka mapapalayo sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid. Hallelujah. Ni-restore na tayo ng Diyos kung bakit tayo lahat ay nandito. May kanya-kanya tayong mga testimony kung bakit tayo nandito. Hindi aksidente na merong nag-invite sa atin. Pagpo si Lord ang nag-invite sa atin. Isipin natin yung lumang buhay natin sa ngayon. I-compare natin kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin. Tatalikod po ba tayo? Huwag na po tayong tumalikod, huwag na po tayong umalis. Sapagkat nasa palad na tayo ng Panginoon, kaya pagbuha, pagyamanin po natin ang nais ng Diyos para sa atin. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Sa 1 Corinthians 10:31, sabi nga, kaya nga kung kayo kumakain, umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sabi sa English, so whatever you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. Amen. Huwag po tayong maging mariklamo, lalo na sa ating mga trabaho. Yung pinag-premium kay Lord, tandaan mo, binigay na sa inyo, Lord. Hallelujah, nag-pray ka kay Lord. Lord, gusto ko magkatrabaho pero hindi mo sinabi magkano sweldo mo. Kung nakarisip ko na sweldo, Lord, bakit ito lang ang sweldo ko? Bakit pinag-pray mo ba sa akin? Diba? Tapos ngayon, mag-reklamo ka, susumpain mo pa yung kumpanya mo. So, kung nawalan ka ng trabaho, iiyak-iyak nga dahil wala ka ng mapagkain. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang lahat ng bagay na ginagawa natin, isipin natin, hallelujah, malaki man o maliit,
ang bagay na ginagawa natin, iisipin natin na ginagawa natin ito para sa Panginoon. Hindi natin ito ginagawa para sa tao, bagkos ginagawa natin ang lahat ng bagay na ito sa Panginoon, hindi po sa tao. Amen. Ang Diyos na ang maggagawa ng reward sa atin. Hallelujah. Kung bakit palagi ako inutusan ni Pastor, huwag tayong magreklamo. Glory to God dahil ikaw yung pinili ng Diyos. Bakit ba ako laging ina-assign dito? Kabago-bago mo pa lang. Mag-exhort na ako. Magtatansin opening na ako. Ano ba yung mga busy case na yan? Pasalamat ka sa Panginoon dahil pinili ka. Alam niyo po, pinili ka ng revelation ng Lord kung sino po talaga yung pinipili niya. Kaya habang ginagamit ka ng Panginoon, magpakasalamat ka. Hallelujah, gamitin mo to give glory to Him. Dahil naniniwala ko, hindi balang araw, nakatayo lang, nakaupo lang tayo dyan. Gagamitin tayo basta gusto mo magpagamit sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin, napakahirap na hindi ka ginagamit, kalulad ng isang kutsilyo o isang bulok. Pag hindi ka ginagamit, lagi kang pumupurol. Amen? Gusto mo maging mapurol? Diba hindi? Diba mas masarap yung lagi kang busy dahil gustong-gusto ka ng Panginoon. Hallelujah! Mahirap na gusto mo magpagamit pero hindi ka na ginagamit. Katulad doon kay Saul. No? Tinanggal siya ng Panginoon dahil hindi siya naging masunurin sa Panginoon. Dahil hindi siya naging obedient sa Panginoon. Kaya mga kapatid, gaano man, hallelujah, ang ministry na binagkalob sa iyo ng Panginoon, magpasalamat mo and give glory to God and give the best para sa ating mga, sa ating ikalalago. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Kailangan po pagbiling in-offer natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Give your time, talent, and treasure. Amen. Kailangan talaga yung oras natin sa Panginoon ay ibigay natin. Amen. Ibigay natin yung pinaka-the-best para sa Panginoon, yung oras natin sa Kanya. Siya yung maging priority ng ating buhay. Dahil kung i-depend natin yung sarili natin, makikita natin, hindi tayo pumabayaan ng Diyos. Sino ba yung mga taong naninirahan dito na hindi na kumakain? Kahit wala kang pera sa bulsa. May testimony po ako talagang napakabuti ng Diyos. Bumili ako ng pagkain sa labas, binaon ko. Tapos binigyan ako ng pagkain ng aking kasamahan. So bilang parang inisip ko yung sarili ko lang inisip ko, bukas ka ako, may kakainin ako. Nung nilagay ko sa bag, sabi ng Lord, ibigay mo yan sa cleaner. Oo nga, ibinigay ko. Alam niyo po talaga na paiyak ako dahil kung wala yung banal na espiritu, hindi natin talaga kaya gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Puro sarili natin ang inisip natin. So na-realize ko, oo nga, ano? Ibigay ko nga ito sa cleaner. Kung ibigay ko sa cleaner, sabi ko, you know my friend, Jesus loves you. Na paano siya? Sabi niya, I know Jesus. Sabi niya gano'n. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa binigay mo sa akin yung wisdom na ibigay mo yung pagkain sa tao yun. Tapos nagulat po ako mga kapatid, hindi pumasok yung kariniber niya, nag-state duty siya. Ganun pala yung purpose. Kumbaga, pinadaan sa akin ni Lord yung blessing para ibigay din, maging blessing din sa iba. Amen. Kaya makita ko po kung paano kumilos ang Diyos. Kahit sa maliit na bagay. Hallelujah, kung talagang sensitive yung iyong spirit, talagang makikita mo kung paano yung pagkumilos ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya lang kung minsan yung iba, ewan ko, ibinilesa ni Lord, binigyan na ng magandang trabaho, magandang sweldo, 2 days off, pero tinatapon pa rin magpunta ng church. Nakakahiya kay Lord. Hindi niya nakikita, hindi siya nagiging grateful, hindi niya nakikita yung ginagawa ng Diyos sa kanya. Amen.
Kaya mga kapatid, napaka-importante. Hallelujah, na makita natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya makikita ko talagang napaka, ano talaga ng Lord, pantay-pantay talaga yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Kung sinarili ko yung pagkain na yun, baka nagbuntat ako pag-uwi ko. Nagutom naman yung prayer kung hindi ko sinunod. So masasabi ko bang Kristiyano ko kung hindi ako sumunod sa pinag-uutos ng Holy Spirit? Alam niyo mga kapatid, kung sa ating buhay hindi talaga natin kaya gumawa ng mabuti, tayo ay makasarili, tayo ay masama, tayo ay ano, ngunit ang banal na Espiritu ang siyang nag-guide sa atin para tayo gumawa ng mabuti. Pero kung magiging bingi tayo sa Kanya, hindi tayo magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Kaya di ba kung mababasa po natin sa Old Testament, walang bulak, walang bingi, walang kapansanan, o walang pilay na ino-offer kay Lord. Kailangan maging maayos po tayo. Amen. Maging ano po tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu upang mas lalo natin siyang maramdaman at maranasan. Sabi po ganun sa John, sa Matthew 22-37, chapter 22:37-40. Naantok pa kayo mga kapatid, palakpakan po natin si Lord. Pagising. Amen. Huwag po tayong mainit. Tatlong oras lang ibibigay natin kay Lord. Matthew 22, chapter 22 to 37. 37 to 40. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Unang-una, sabihin, ibigin mo ang iyong kapwa. Ha? Wala. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na itong nakasalalay, ang buong kautosan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Dalawa na lang po ang binigay ng Diyos na kautosan nung dumating si Jesus sa buhay natin. Dati sampu yan. Ngayon nabigay ni Jesus, ibigin daw natin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Amen. Kung iniibig natin ang ating Panginoon, hallelujah, kaya ibibigay natin ang pinaka-the best. At tulad ng pag-iibig natin sa asawa natin, kahit ipangutang natin pamili ng alahas, ginagawa natin para magpakitala natin yung pagmamahal natin. So gagawa rin tayo, kailangan ng paraan para maiparamdam kay Lord yung tunay na pagmamahal natin. Amen po. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ibig sabihin, buong pagkatao mo na siya yung ibibigay mo. Unahin mo siya sa lahat. Siya yung priority ng buhay mo, buhay natin. Hallelujah. Kung tunay na tayo nagmamahal sa Panginoon. Amen. Alam niyo po mga kapatid, marami tayong nababasa sa Biblia pero iba't iba tayo ng revelation kung paano tayo kinakausap ng Panginoon. Kaya, kung mahal natin ang Panginoon, dapat mag-dwell tayo sa Kanyang salita. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat mag-dwell tayo sa Kanyang presensya. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat manatili tayo. Hallelujah! Hanggang wakas, nasikapin natin makita. Hallelujah! Ang presensya ng ating Panginoon. Matuto tayo magpasalamat sa lahat ng gawain. Hallelujah! Na ipinagaloob ng ating Panginoon. Sabi po sa John 4:24. Kaya nga, wala tayo ano. Kung may Bible tayo, magpakakasunod kayo sa akin. Kaya, obligado po mga kapatid. Mahal pa natin si Lord. Amen. Malakas sa amin. Amen. O, bumili tayo ng Bible, ha? Kasi yan ang salita ni Lord. Basic instruction before leaving on earth.
Yan po yung meaning ng Bible. Kaya kung mahal natin sila, nakakabili na tayo ng pamahaling cellphone, dala-dalawa pa. Dapat bumili din tayo ng Bible natin. Hallelujah! Para mas lalo po natin mabasa ang kanyang mga salita. Amen po. Magkano lang ang Bible? Pinakamagandang Bible, 100 na. Kaya sikapin po natin mga kapatid. Alam niyo po ba, when you, meron may mga testimony, no? Na gagawa ka ng masama ng tao sa labas, pero pag nakita mo yung dandala ng Bible, nagbabago ang isip nila. Kasi si Lord ang nakikita sa buhay mo kapag may dala-dala kang Bible. Huwag natin ikahiga yung Bible natin na nasa bahay lang, inaalipubukan. Kaya nga sabi sa Michi, mas mainam pa yung mga surot at ibis na naborn again kaysa sa atin. Kasi doon sila nananahan sa loob. Kasi ang nais ng Panginoon, manahan tayo sa salita niya. Amen. Kaya po mga kapatid, napakainom po na mag-meditate ng kanyang salita. Katulad din si Ate Ria. Hallelujah, sobrang blessed ako sa buhay ng Ate Ria. Kaya sabi, inintansi siya tayo, mag-meditate tayo ng salita ng Lord, mag-memory verse tayo upang mas maramdaman natin, ma-feel natin bawat word na binibigay sa atin ng Lord, maging malakas tayo. Amen. Sabi ganun sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sumasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ayan. Kaya po sa praise and worship talagang palipitin natin yung ating puso talaga. Pilitin natin na mahanap ang presensya ng Panginoon. Ako po talaga, pag nag-praise and worship ako, kahit pumipiyok ako, kahit nawawala ako sa lyrics, binibigay ko yung the best. Binibigay ko talaga. Wala akong pakialam sa paligid. Wala akong pakialam. Hallelujah. Basta sinasabi ko po talaga yung gusto kong ipahayag sa ating Panginoon. Worship God. Sabi ko nun, God is spirit and He is worshiper. Must worship in spirit and the truth. Amen. Kailangan po natin mga kapatid talaga na spiritual natin i-worship ang ating Panginoon. Amen. Na hindi na natin kailangan sabihin pa sa atin ng song leader na itaas ang ating mga kamay at imagaygay. Magkos talaga yung lumapit tayo sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng presensya sa Kanya. Maranasan natin ang presensya Niya. Na hindi masayang ang pagpupunta ko rito. Na hindi masayang ang pag-makeup mo. Na hindi masayang yung 24 dirhams mo na nakapunta ka sa drum. Ano? Drums? Drums. Patawa lang ako. Sabi, malapit na po. Sabi sa Psalms 151-6. Psalms 150, chapter 150, verse 1 to 6. Sabi ganun, purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas ng taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Hanggang 7. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salim ng arpa at lira, tugtugan ng tambor, magsayaw, purihin mga arpa at pluta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin ang tugtog ng pompiang, sa lakas sa tugtog ng siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Palapakan po natin si Lord. Totoo, nandiyan si Lord sa trono. Lagi natin imaginin na si Lord
ay nandito sa pulpit na kaupo sa trono. Hallelujah, kapag ikaw ay umaawit, gaganyan ka lang pa. Nagsasayawan ng mga kapatid noon, para ka lang tuot na gano'n. Dapat talaga ibigay mo the best. Alam mo, nanunood si Lord sa mga tao na nagsasaya, nag-i-enjoy sa kanyang presensya kasi gusto niyang parangalan. Sinasabi ng Psalms na ganito, dakilain daw natin, ipaalala natin, magpasalamat tayo kay Lord sa lahat ng ginawa niya para sa buhay natin lahat. Hallelujah, upang mas lalong i-glorify natin si Lord sa pamamagitan ng ating pag-awit. Kaya huwag mong isipin yung katabi mo, huwag mong isipin tumutulong luha mo, uhog mo, upang si Lord lang talaga ang ano mo. Kaya na kung minsan nakakalungkot sa iba, nagbibidyo lang, saya-saya siya ng video gano'n. Tingin mo nakapasok ka sa alin ang presensya ng Panginoon, maiiwan ka kapatid. Kaya bitawan mo yung cellphone mo, gawin mo yung ganyan kung gusto mo ng may kapya. Iwan mo yung cellphone mo, huwag ka mag-video-video, hala, saya-saya nila. Hindi mo alam, nakapasok na sila sa throne of grace, pero ikaw naiiwan ka dahil busy-busy ka kami video. Amen. Huwag na po natin gawin yun, may nakikita ako dito, kaya lang hindi ko masaway. Naalala ko lang ngayon, nireveal lang ng Lord na kung bakit tayo nandito is the purpose to worship the Lord our God. Amen. Hindi tayo mag-video na ganyan. Iwan ka, pangihira. Kung gusto mo makasama, ibigay mo yung puso mo kay Lord. Magpuri ka rin at magpasalamat. Kung gusto mo nang may kopya, ayan, kung hindi ka ng stand na ganyan. Kaya ako lumalaya ako sa stand ngayon dahil lagi ako nagpipiyok. Pero doon ako lumalaya sa gilid. Alam ko, safe na ako doon, wala akong makakarating sa akin. Pero, by spirit talaga, inaano ko ang Lord. Amen. Sabi sa isa lang, Matthew 11:28-29, alam ni Lord ang lahat ng kabigatan natin. Alam ng Panginoon yung mga dinadala natin. Kaya habang tayo ay nagwo-worship kay Lord, isumbong natin sa Kanya, sabihin natin lahat ng bigat ng dinadala natin, ang bigat ng mga problema natin upang tayo ay tuluyang makapagpahinga. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan. Sa inyong pasalin kayo, bibigyan ko ng kapahingahan. Pasalin ninyo ang aking pamatok at patuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob at makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. So ito mga kapatid, ang lagi nating dinadasal na magkaroon tayo ng kapahingahan. Pero ang sabi ni Lord, come to me all of you. Pumunta ko tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng divine exchange. Ibigay natin yung lahat ng problema natin sa Panginoon at kuhain natin yung kanyang glory na ano na kanyang pamatok. Sabi niya, magkaano ang kanyang pamatok. Hallelujah! Kapag matigas ang ulo mo, babato ka kay Lord. Kaya mga kapatid, kung gusto mo magkaroon ng kapahingahan sa iyong buhay, ibigay mo yan kay Lord. Lumapit tayo kay Lord ng buong puso na meron tayo. Hallelujah, na may magpapakumbaga. Amen. Kaya ito po yung purpose. Kausapin mo na kausapin si Lord. Umiyak ka kay Lord. Umiyak ka. Hallelujah, upang mabuksan mo yung puso mo at mabuksan ni Lord yung puso niya para sa iyo at maunawaan mo yung nais ng Diyos para sa iyo. Amen. At doon magdagaan ang iyong kalooban. Hallelujah, doon mo pala mapipili si Lord. Kapag umiyak tayo sa Kanya at itinaas natin ang ating mga problema, ang ating puso, sinurrender natin. Hallelujah. Amen. The last one is Ecclesiastes 12:13-14. Chapter 12:13-14. Palakpakan po natin ulit si Lord. Sabi ka na, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin ito natin sa Diyos. Amen. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking nasasabi, sabi ni Solomon, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ano ang utos ng Diyos?
God, you are God. Lord, 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 you are God. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan. Katungkulan natin ito, mga kapatid. Ng tao, lahat ng gawin natin, hayag, man o lihi, mabuti man masama, ipagsusulit natin ito sa Diyos. Kaya ngayon pa lang, humingi na tayo ng tawad sa Panginoon. Amen. Tayo po ito ngayon.